girl Maria, and welcome back again to my YouTube channel. For today's vlog, yes, it's another haul, but this haul, hindi ito mga room decor, hindi ito clothing haul, hindi ito mga personal stuff, or chenemes na mga ako lang yung nakakagamit. This haul naman is excited akong i-share sa inyo yung mga napamili ko through Shopee 5-5 experience. And ito yung Shopee experience ko nito is super excited ako kasi ang dami kong discount na nagamit, ang dami kong vouchers na nagamit na super sulit for me. At halos lahat ng mga gusto kong bilhin nung dati bago mag Shopee 5-5 is sinave ko talaga, na i-add cart ko agad para in case na mag Shopee 5-5 maano ko talaga, mabuy na ako kaagad siya and hindi ko masayang yung pagkakataonin kasi minsan lang naman dumating yung mga sales sa Shopee na super bonggang-bongga na minsan 70%, 50%, ganun. So, talagang naglaan ako ng oras para mabili to, para makatipid din ako kasi ang laki talaga ng namimenos once na nagkaroon ng event yung mga online shopping like yung ano, Shopee. So, for today's video, it's kitchen haul. Lahat ng mga nabili ko is gamit sa kitchen. And magagamit hindi lamang ako, kundi ang buong pamilya namin. Yes, best, no? Binili ko to on my own. Disclaimer lang, I'm not bragging or anything. I just wanted to share lang. And, of course, gusto ko din sabihin sa inyo na dahil kaya ko lang to nabili kasi naisip ko na ang sarap sa pakiramdam kapag meron kang mga bagong gamit sa kitchen. So, konting kwento muna tayo, best, no? So, nagpa-renovate kasi kami ng bahay last February lang. So, yon, na-achieve namin yung gusto naming design or gusto naming itsura nung pinaka-kitchen namin and also sa bahay namin. Bali, February lang yon, tapos tuwan-tuwa ako sa naging outcome nung renovation ng bahay namin. And then, after ma-renovate ng bahay namin, as in, napinturahan na din siya, ganyan, ang kulang na lang yung mga furniture, ganun, like sofa, ganun. So, tuwan-tuwa ako sa naging outcome, lalo na ng aming kitchen. So, that time, kasi bago yung lababo, bago yung gripo, bago yung mga tiles, and whatsoever. So, doon tuwan-tuwa ako. So, lagi na akong ginaganahan lalo mag-urong, mag-ligpit, magluto sa aming kitchen. Kasi sobrang ganda nga. Sobrang ang sarap sa pakiramdam kapag maganda yung kitchen mo. Nakakagana talaga. And then, alam ko ilan sa inyo ganun din, no? So, ayun, after nun, sabi ko, parang may kulang. Meron pang kulang sa kitchen namin. So, naisip ko na oo nga, may kulang. Which is yung mga utensils. Ang sarap kasi sa pakiramdam kapag meron kang mga utensils na bago. And then, akma siya sa color palette ng pinaka-kitchen nyo. So, that time, naisip ko na siguro after ka, kung makabili ako ng mga room decor, yung mga kailangan ko, is makabili ng mga gamit sa kitchen na ako yung mag-provide or galing mismo sa akin. Which is, wala namang masama, di ba? Kasi kami, hindi pa kami bumibili or sila mama bumibili ng mga gamit sa bahay dahil nga iniunti-unti lang muna nila. So, ang priority kasi ngayon is makabili ng sofa, makapagpagawa kami ng sofa. So, that time, sabi ko, okay, sige, makabili. Inunti-unti ko yung pagbili and through Shopee ako bumili. And then, pinaka-excited ako kasi nakabili ako ng mga talagang mga gamit talaga na sa kusina na mga gamit ko talaga for your everyday. So, kung gusto nyo makita yung mga napamili ko, just keep on watching. Okay, so if may mga mommies na mga nanonood ngayon dito sa aking vlog na to, so nandito po sa description box sa baba lahat ng link ng ipapakita ko product para once na i-click nyo siya, dadalhin na kayo mismo nung link na yan sa pinaka-product and makikita nyo mismo yung product and also the price kasi nakalimutan ko na yung mga price nito. So yeah, dalagay ko na lang sa description box. So, eto muna yung unang ipapakita ko sa inyo. This one is super, muna ko lang itong nabili. Eto, natandaan yung price ito. It's just like 50 pesos ko lang itong nabili. And this is what it looks like. Ayan. Eto yung kahon niya para mas nakakahon siyang ganito. Tapos medyo mabigat siya. Which is good ha. Hindi siya yung parang pipitsuging plastic lang. Ganon. Tapos eto yung kahon niya. It says, ayan, Garlic Chopper, Kitchen and Home, and Everything for Today's Living by
Charleston Wrap. So, this is what it looks like. Tapos, dito sa gilid, may mga features siya kung saan siya pwedeng gamitin. And then, dito sa kabilang gilid, ayan, kitchen home, ganyan. Tapos, ayan. Tapos, ayan sa ibabaw, yung brand niya. Tapos, ayan lang itsura niya, ganyan. Good thing dito, para kasi medyo babasagin siya. Hindi siya nabasag, wala siyang crack. Tapos, ito yung itsura niya. Ito, binili ko to, yung garlic chopper. Kasi ako mismo, nahihirapan ako kapag pinaghihiwa ko ng nanay ko ng garlic. Sobrang, alam niyo naman, di ba, na ang garlic, sobrang amoy talaga niya sa kamay. Kapag ang tagal talaga mawalan, is in 2 days, 3 days, naaamoy mo pa rin siya sa kamay mo. So, sabi ko, makapag-try nga ng mga ganun, yung nabibili. So, ito yung una kong nakita. Tapos, ang dami niyang review, maganda daw, effective. But, ang ano lang dito, disadvantage is, ano lang yung paggamit mo. Yung mga slice lang, na paghihiwa-hiwalayin mo pa yung mga garlic. Like this one, no? Yung isa-isa lang. Tapos, saka mo siya i-punch na ganon. Saka siya madudurog na ganon. So, ayan, isa-isa lang. Pwede siguro dalawa. Hindi ko pa ito natatry kasi kakarating lang ngayon. And, ayan yung itsura niya. Ito yung pang ganon niya. Tapos, ito yung blade niya. So, careful kasi may blade dito. Tapos, para makuha mo yung magiging chop na garlic, dito mo siya kukunin. Ayan, meron siyang lagayan. Pero maliit lang yung lagayan. So, hindi to yung pang malakasan na marami, pang 10 kilo, ganun kapag may luto kayo. So, eto, pang bahay lang talaga siya. And mas recommend nga talaga sa mga bahay lang. So, ang ganda, pero eto lang yung kulay niya green. I want sana gray or white. But it's okay, may touch of gray naman. That's why. So, ayan, 50 pesos. Sa mga gusto, nasa description box lang siya. And the next na nabili ko is this one. Ito, naka-bubble wrap pa yung isa. Super secured. Pinakita ko sa inyo para makita nyo siya. And ito yung itsura niya kapag naalis mo na. This is a pepper shaker ba yun? This one is stainless steel. Yes, sobrang ganda niya. As in, sobrang quality. This one is 45 pesos if I'm not mistaken. And medium size to. So, meron large, pero ang laki na pala nung medium for this one, no? Tapos, ayan lang yung ilalim niya. Mayroon siyang tutok na ganyan. And then, eto siya. Pwede mo siyang lagyan ng paminta or benchin. So, eto, binili ko kasi yung paminta namin kapag bumibili kami is yung nakamalaking pack. So, nakalagay, wala siyang lagayan. So, naisip ko, makabili nga ng lagayan. So, eto yung naisip kong bilhin. Tapos, meron siyang tatlong klase na butas. Ito yung medyo medium size, yung large size, tapos ito yung pag-close. Ayan. Tapos ito yung small size. This one is for pepper na durog. Ayan. Perfect sa pepper na durog. Dalawa lang yung binili ko. This one yung isa. This one, lalagay ko yung iodized salt. So, baka bumili pa ako ng mga dalawa pa for, ano ba? For betchin. Ganon. And then, for magic sarap, mga ganon. And then, syempre, hindi mo agad malalaman kung ano yung nakalagay dito kasi super plain niya. So, bumili ako nitong label. Ito siya. Alam ko, alam nyo to. Bumili lang ako ng label and this is what it looks like. Ayan. Sticker to, tapos meron siyang 4, 6, 8, 10, 12 pieces na ganito itsura niya. So, para siyang board, ganon, blackboard. Tapos, may kasama siyang white ball pen. Ito, so, parang chalk ball pen siya. Yes, it's chalk ball pen nga. Liquid chalk pen yung nakasulat niya. I don't know if nakikita niyo. Ayan, tapos susulat mo lang dyan. Halimbawa, salt, iodized, sugar, ganyan. So, ang ganda nito kasi helpful, tapos hindi pa siya malulusaw agad kapag nabasa. Maganda to. Kaya bumili lang ako labeler para at least alam ko kung ano yung laman nun and alam din nila mama at papa kung ano yung laman nung gagamitin nila. Yun. So, eto, hindi ko alam kung magkano yung presyo pero ilalagay ko lang sa description box. And the next na nabili ko is this one. Eto, bumili lang ako ng, anong tawag dito? Serving spoon. Yes. Bumili ako ng serving spoon kasi
Yes, gumagamit naman kami ng serving spoon sa bahay kapag kakain kami. But, yung serving spoon na ginagamit namin is yung normal lang na spoon, yung pangkain. So, medyo maliit siya. Okay naman yun. Ang mahalaga naman kasi, ang purpose naman ng serving spoon is just to, ano lang, hindi mo gamitin yung spoon na ginagamit mo sa pagkuha ng ulam kasi sinusubo mo yun sa bibig mo. So, yun yung purpose lang naman nun. But, inad ko na siya, ginawa ko na siyang malaki para mas malaki yung nakukuha niya, di ba? Yun naman kasi yung purpose ng serving spoon. Kapag kasi yung normal spoon lang, ang liit lang ng amount na nakukuha niya. So, ilang ganun pa, ilang salo ka pa para makuha mo yung amount na gusto mo. So, eto, medyo malaki na siya and this serve as purpose. So, eto, bumili ako ng tatlo. Siguro pwede na to sa kanin, sa ulam, ganyan. Minsan kasi dalawang klase yung ulam namin. Minsan dry, yung isa may sabaw, ganun. So, ayan, bumili lang serving spoon. And the next na nabili ko is this one. Ito, yung plastic na scooper ng rice. Yun, if I'm not mistaken. Ito sa mga rice to. So, bumili ako. Meron kaming rice scooper, pero stainless siya, yung version niya. Gusto ko kasi yung plastic. Parang ang dali kasi niyang pangkuha, di ba, pag plastic. Kasi, di ba, yun yung mga normal na ginagamit sa mga rice scooper. Plastic. So, ito, bumili ako. Tapos, ang cute niya kasi, oh, medyo malalim siya. This one is cost 10 pesos yata, if I'm not mistaken, dalawa na. So, ang cute lang, white yung binili ko, and ano lang naman to, pang kanin lang. So, binili ko siya. Sobrang cute, diba? 10 pesos lang for two. And then, next na nabili ko is bumili ako ng mga spatula or silicone spatula. So, ito yung itsura niya. Ang cute. Ayan, ito yung itsura niya. This one is hindi ko pa nagagamit or natatry. Bumili ako ng mga ganitong silicone spatula kasi naaawa na ako sa mga non-stick pan namin kasi ang ginagamit namin usually sa non-stick pan namin is yung mga stainless. So, nagagasgas siya. So, sayang. So, buti na lang yung na-realize ko na, ay, ganun pala, no. Halos ngayon ko lang na-realize na, ay, pag non-stick pala, kailangan rubberized, silicone, ganyan, wooden yung ginagamit mo para hindi siya magasgas and hindi mawala yung pagka non-stick niya. So, naawa ako doon. Buti na lang, maliit lang yung non-stick pan na nasira or nawala, nagasgasan na. Yung malaking non-stick pan namin is okay pa siya and hindi pa siya nakakagasgas dahil siguro matibay siya. Unlike doon sa maliit namin, as in super kawawa, super gasgas na. Kaya naisipan kong bumili ng mga ganito. Sana worth ito and talagang hindi siya malusaw sa init. And ang cute nito kasi black, since white yung ano namin, yung kitchen namin, bumili akong black. Tapos ang handle niya is wooden type. So this is what it looks like. Sobrang ano naman niya, oh, tibay naman niya. Ito yung pang pito yata yun. So spinner na ganun. Tapos bumili din ako nito yung spatula na spoon, kung itsura niya. Ayan, ganun lang din naman yung ano niya. Tapos medyo may pagka, ano lang siya. Ayan, medyo may pagkalalim lang siyang onte. And then, yung isa naman is another spatula type, but I don't know what is this one. Siguro ito pang frito, ito pang may sabaw, ganun. Hindi ko alam. Basta yan, bumili lang ako. Okay, so sorry na lobat ako, kaya nag-charge pa ako. So, going back dun sa ating haul. So, kung meron akong nabiling serving spoon, meron din ako syempre nabiling, ayan, fork, serving fork. So, ayan, ganyan kalaki yan. So, napakadaling kuhanin ang gusto mong kuhanin. And kung nakikita nyo bang nag-change background tayo kasi lumipat na ako din sa kwarto ko kasi, ayun nga, nalobat nga ako. So, dito na lang tayo. And the next is eto, na-deform na siya, yung kawan niya. But, okay lang. Ang importante is yung loob niya. So, eto yung loob niya. Sobrang cute. Ayan siya. Lagayan din to ng mga condiments. Ito siguro ang pinaka, to be exact, lalagyan ko to ng magic syrup. So, ayan siya. Iaangat mo lang siyang ganyan. Tapos may kutsara na siya. So, you can, ano na, get what amount you want, diba? And, super cute. Isa lang yung binili ko and medyo parang babasagin siya. Hindi siya magaan. Mabigat siya. And, the next is ito. Ito, cute ako dito. Nakita na ako dito. Ito yung lagayan ng itlog sa ref. Ayan. So, 15 grids. If I'm not mistaken. Ayan. 15 grids siya. Ito, binili ko to para sa itlog na maalat or yung itlog na pula kung tawagin.
Kasi, di ba yung mga ref, meron talaga siyang kasamang lagayan ng itlog, which is, ang nilalagay namin doon is itlog na puti. So, ayun siya. So, si mama kasi, mahilig din siyang mamalengke ng itlog na pula. Minsan, 12 na kung bumili siya, ini-stock niya sa bahay. So, hindi siya kasya doon sa lagayan ng itlog na puti sa ref. Kasi nga, para sa itlog na puti yun, kasi kung bumili kami isang tray. So, eto, okay to kasi, para sa itlog na pula, dyan na siya. Tapos, di pa siya makakahawa ng kulay. If minsan nagmo-moist kasi yun, so nakakahawa siya ng kulay dun sa ref. Dahil puti yung syempre yung ref. So, doon mahawa pa yung color ng itlog na pula. So, dito, okay lang dito kasi may sarili siyang lalagyan. So, bumili lang ako. Ayan, color light blue siya. And, plastic lang siya. Tinry ko kasya naman yung itlog. Tapos, ito super, super happy ako na nakabili ako nito. Like, nakikita ko lang to sa mga vlog minsan, mga kitchen tour. Ayan, kitchen tour sa ibang bansa. Like this one, ito siya, ito yung kuhod niya. This one is a chopping board. Ayan, multiple chopping board set. Ayan yung itsura niya. And then, ayan yung pinakalagay. So, binubuktin mo na. Dito, hindi siya nasira, hindi siya nabasag dahil sa pagkakadeliver. Minsan kasi, di ba, minsan nagka-crack ganyan kasi hindi maingat yung handle. Kasi nung dinala to, meron siyang sticker na may nakasulat siya na huwag daganan, ganyan, kasi babasagin, ganyan. Tapos, ang bigat niya. Tapos, eto, meron siyang apat na kulay. Eto, para sa mga baboy. Eto, para sa isda. Eto, sa mga gulay. Eto, hindi ko alam kung para saan. So, ayan. So, bubuksan na natin siya. Para makita. Sayang lang kasi wala siyang white na holder kulay. Ganito lang yung kulay niya. Pero okay lang kasi maganda din naman siya. Kaya lang naman kasi gusto ko ng kulay white na holder or gray para matchy-matchy lang sa color palette nung aming kitchen. Pero okay lang, maganda. Look at this one, oh. Ayan, bubunod tayo, ganyan. Oval siya. Ayan, tapos ilalagay mo lang siya ngayon. Ayan, tapos ito yung ilalim niya. Ayan, so basta mo pa siya ilalagay, tutulo naman siya dyan. Yun. So, super satisfied ako nung nabili ko to. And medyo nag-alangan ako nung una kasi syempre medyo mahal, ganyan. Pero okay lang, worth it for me. And the next, eto, super, super, super duper excited din ako na ipakita sa inyo. And super happy ako nung na-purchase ko to. Na dumating na to kanina. Kanina lang to dumating. So, eto yung itsura niya. Eto yung sleek dish wrap, your innovative partner. Ito yung itsura niya, kita nyo naman, di ba? So, ito, bumili ako nito kasi nasira yung dish rack namin na pinagtutuluan kapag bagong urong yung mga pinggan, tatito, lahat, baso. Nasira siya kasi sobrang liit lang niya. Ito yung itsura niya, oh. Ayan, plastic lang siya and mumurahin lang siya. And yung mga pinggan kasi namin is babasagin, hindi plastic. So, hindi niya kinakaya yung bigat, kaya siguro napuputol yung grid-grid na haba niya. So, ayun, bumili na lang ako nito. Ito mas matibay, pero medyo pricey for me, sa kagaya kong age na medyo pricey. Pero okay lang, worth it. Ito kasi, pag nag-uurong kami, pinapatuluan muna namin siya sa lababo. Kasi nga, stainless yung lagayan namin ng pinggan, yung di pull out. So, may tendency na kapag basa pa siya, dinirekta mo siya, is kakalawangin naman yung lagayan mo ng pinggan kasi stainless. So, ito, kaya bumili ako nito. Ito yung itsura niya. Ayan, tapos meron din siyang kasamang ito. Lagaya ng kutsara at mentor. Ayan siya. Tapos may butas na siya. Ayan. Mga mommies out there, super ganda nito. Try niya. Super minimal lang siyang tingnan pag nasa kitchen. And yung mga review ng mga bumili nito, super positive. Kaya nagustuhan ko din talaga. And good thing, walang sira. Tapos ito yung patuluan niya ng tubig if nilinisin mo na siya. Tapos ang ganda ng kulay gray, which is yun yung gusto ko talagang kulay ng mga gamit sa kitchen, and then white. So ayun, finally, nakuha ko yung gusto kong kulay ng dish rack na gusto ko para sa kitchen namin. So yun lang lahat ng napamili ko sa aking Shopee 5-5 experience. So, malapit na mag-Shopee.
6:06, so talagang medyo late na tong upload ko ng Shopee 55 experience kasi inintay ko silang lahat makarating. But for me, it's worth it. Like, nagamit ko yung mga voucher in a Wise product. And then, kung gusto nyo makita lahat kung saan nabibili yung mga nakita nyo yung items, nasa description box lang po lahat yun. Ilalagay ko para isang click nyo lang, dun na kayo dadali ng mismong link na ilalagay ko. That would be all for today's video. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. And always be kind.